Matapos ang pag-aresto kay Customs Fixer Mark Taguba II nito Miyerkules ng gabi, arestado na rin si Irene May Tatad, ang consignee ng 6.4 billion peso Shabu shipment na nakalusot sa Bureau of Customs noong nakaraang taon. Sa Iloilo City na dakip kaninang umaga si Tatad, saka siya dinala ng mga tauhan ng NBI sa Maynila. Dumaan sa medical check-up at booking procedure, saka iniharap ng NBI sa media. Gate ni Tatad. Ang masasabi ko lang po, sa lahat ng nangyayari, inosente po ako. Hindi po ako nagtago gaya ng sinasabi nila. Kiniklear ko po yung sinasabi po ng iba na nagtago ako. Hindi po ako nagtago. Actually po, kahapon ko lang nalaman na may warrant of arrest ako. Dati nang sinabi ni Tatad na hindi siya dapat kasuhan dahil hindi naman daw napatunayan ng NBI ang kanyang direktang partisipasyon sa pagpuslit ng Shabu. Consignee for hire lang daw ang kanyang kumpanyang EMT Trading at binabayaran siya ni Taguba ng 1,500 pesos kada container na naipapasok. Pero wala raw siyang anumang alam sa mga transaksyon sa pagitan ni Taguba at mga kliyente nito. Bagay na ibinahagi din niya noon sa pagdinig ng Senado. Ayon sa NBI, bago pa lumabas ang arrest warrant laban sa mga kinasuhan, tukoy na nila ang kinaroroonan ng mga ito, kabilang si Tatad. Agents na yan, the doctor over the phone, it helped to convince her more na yung brother niya kasi, siguro, mas gusto ng brother niya na mapaayos siya. So, tumulong na rin yung brother niya. Pansamantalang mananatili sa NBI Detention Center si Tatad. Pero ang kapwa-akusadong si Taguba, diretsyo na ng Manila City Jail matapos ibasura ng Manila RTC Branch 46 ang hiling niyang sa NBI patuloy na makulong. Ayon sa korte, bukod sa walang anumang mandato ang NBI na magkustodiya sa mga nililitis na sa korte, wala ring ipinakitang ebidensya ang kampo ni Taguba na meron ngang banta sa kanyang buhay. Binigyan naman ng korte ng 10 araw ang prosekusyon na sagutin ang mosyon ng kampo ni Richard Tan, chairman ng Philippine Hongfei Logistics at isa sa mga kinasuhan na ibasura ang kaso. Siyam ang pinakakasuhan ng DOJ sa korte habang absuelto naman ng Justice Department ang mga nalusutang taga Bureau of Customs. Danoting ko ang nakatutok 24 oras.